CJ. Over to Albine. Busta's time. Coach Peter. And Calvin up. Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA, FIBA Eurobasket, FIBA American Basketball. At saktong-sakto nga dahil nagsimula na ang ating PBA Commissioner's Cup 2022 to 2023. Ramdam mo talaga na kapag nanalo ang manok mo, panalo ka rin dito. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na mga kabrods! Hey mga brods, mga brods, meron nga po tayong reports dito po kay The Bro Terrence Romeo. Playoffs nga ang target ni Terrence at ng SMB na paglaruin ito pong si The Bro Terrence Romeo dahil syempre may injury pa ito. So 100% na dyan mga kabrods, ito pong si Terrence sa kanyang mga doktor. So sa playoffs, so pwede na natin makita ang isang Terrence Romeo. Pero mga kabrods, meron nga po tayong reports dito. Ang isa nga po sa mga dahilan daw kung bakit inaalagaan ng SMB at hindi pa daw pinaglalaro ito pong si Terrence Romeo ngayong Commissioner's Cup opener, yun nga, ang isang rason din ay ito nga, ito pong si Terrence ay nasa trading block na para kay Joshua Monzon. Yes mga brods, ito po kasing si Joshua Monzon, isa nga po ito sa mga talagang napakagaling na guards ngayong Commissioner's Cup. So mga kabrods, marami nang napatunayan ito pong si Monzon. So marami na rin teams dito po sa SMC mga kabrods kung sino nga talaga ang kukuha sa kanya. Dahil ayon din sa mga reports natin, gusto ito ng Magnolia Hotshots, gusto ito ng Barangay Nebra San Miguel, pero mga brods, ang i-execute dito ng trade ito nga pong SMB dahil gusto nang talaga nilang makuha ito pong si Joshua Monzon. So yun nga mga kabrods, si Terrence Romeo kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit makukuha nila ito pong si Joshua Monzon dahil ito pong Terra Firma Jeep ay kinakausap na rin ni Boss Al Francis Tua. So papayag nga ang Jeep kung si Terrence nga ang ibibigay nila. Kasi nga gusto kasi dito ng SMB na ibigay ito pong si Jericho Cruz. Pero ayaw yan ng Terra Firma Jeep. So para daw maging fair na ang trade. So mga kabrods, alam ko nga yun na ito pong si Joshua Monzon magbibigay talaga ito ng boost sa laro dito po sa SMB dahil mabilis ito. Pwede na rin ito maging future point guard nila at yun nga, parang kasabay na rin ito ni CJ Perez sa kanyang prime. So yun nga, mapapalitan na ito pong dead 5 ng SMB kung saan sina Chris Ross may edad na rin, si Cabagnot wala na din. So ito na nga daw ang magiging new face ng SMB in the future, ito pong sina CJ Perez at si Joshua Monzon. Pero para sa akin mga brods, parang syempre, alam natin lopsided trade na naman ang mangyayari dito dahil ito pong si Terrence Romeo, ayun nga, kakagaling lang sa injury, unhealthy pa rin. Pero ito pong si Monzon, mas healthy ito. At yun nga, mas angat ang laro nito kaysa kay Terrence Romeo ngayon. So mga brods, medyo lugi ang Terra Firma Jeep ulit dito. Pero malay natin, ito pong si Terrence Romeo, baka mas tumabas ang laro nito sa Terra Firma Jeep, di ba? Dahil alam naman natin, nakilala natin ang isang Terrence Romeo na kayang buhatin ang isang kupunan dahil malaay sa play ang gusto nito ni Terrence. Hindi nga lang siya nabibigyan ng magandang minuto dito po sa SMB dahil syempre, puro loaded na ang mga guards ng SMB ngayon. Pero ito si Monzon mga brods, kukunin ito dahil yun nga, ayon din sa mga reports natin, mas gusto kasi na ito po ni Coach Leo Austria na malalaki ang gwardiya na ito. Pero kung mga brods, Joshua Monzon para kay Terrence Romeo, fair ba ang trade na ito at sa tinyo ba dapat mambitawan ng SMB? Ito pong si Terrence Romeo para kay Joshua Monzon. With or without Monzon naman, kayang-kaya na yan ng SMB. So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Dito na nga po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga brods, ito pong 6'2 guard na ito pong si Cedric Bearfield. Ayun nga mga brods, susubukan ulit ang panibagong PBA draft ngayong 2023. So ito po kasing si Bearfield mga brods, nagpapadraft na rin ito ngayon, noong 2022. Hindi nga lang
Natuloy yun dahil nagkaroon ito ng problema sa kanyang passport dito po sa PBA. So yun nga, isa rin kasi sa mga requirements yun at importanteng requirement sa PBA, kapag Phil-Am ka, yung passport mo para nga maging local ka dito at ma-draft ka dito po sa PBA. At itong si Bearfield, mga broads, gusto rin niya ulit magpa-draft dito sa PBA dahil meron nga po tayong reports dahil ito pong barangay Hinebra San Miguel nakaabang na at gustong kunin na talaga, mga broads, ang isang Bearfield. So sabi na rin dito sa ating mga reports kung na-draft nga itong si Bearfield dito po noong 2022, check daw talaga na barangay Hinebra daw ang mapupuntahan dito dahil ito nga ay balak nga ng barangay Hinebra San Miguel ay makipag-trade sila dito po sa Terra Firma Jeep in order for them to get the first or second round pick ng Jeep. Alam nga nila na mataas ang pick nito ni Cedric Bearfield. Pwede siyang nasa first pick or second pick. So yun nga, mga broads, ang gagawin dito ng Hinebra, makikipag-trade sa Jeep at makakukuha nila yung first at second pick ng Jeep. So para sa Hinebra na yun, at yun nga, doon na nila makukuha ito pong si Cedric Bearfield. So malakas itong player na ito, mga kabrod, 6'2" guard. So nakasabayan pa nga ito ni Mikey Williams doon po sa NBA G League. Pero mga kabrods, mas angat ang points per game na ito ni Cedric Bearfield dahil 9 points per game at 6 points per game lang ito pong sina Mikey Williams doon sa NBA G League. Ang tinutukoy ko po dito, ito pong si Mikey Williams ng TNT Tropang Giga. So galing itong Oklahoma City Blue from NBA G League, mga broads. Naglaro na rin ito sa Apollon Patras sa Greece. At naglaro na rin ito noong 2021 sa Lithuanian Basketball sa Nevesis Kedainayay. So malakas itong si Cedric Bearfield, mga kabroads. Malakas talaga. 6'2" guard, malaking guard yan. At napakaliksi maglaro nito. Para sa akin nga, mga broads, mas maliksi at mas magaling umiscore ito kay Mikey Williams. So talagang kaabang-abang ito pagdating nga dito sa PBA. Kaya nga naman, ito pong si Boss Al Francis Chua, hindi na talaga niya maalis sa kanyang isipan na kunin ito pong si Cedric Bearfield. So sobrang dismayado nga talaga na ito po ni Boss Al noong hindi niya ma-draft ito pong si Cedric Bearfield last PBA Draft 2022. So susubukan ulit, mga broads, at tutulungan nga daw ng SMC na ayusin yung papeles ng isang Cedric Bearfield dahil yun nga may problema ito sa kanyang passport. So kasalukuyang naglalaro ito sa Taiwan, sa Taipei Fubon Braves, ito pong si Cedric Bearfield dahil yun nga, after nga niyang marinig yung news na hindi siya makakapag-draft dito sa PBA at inalis yung kanyang list, dito na siya naglaro dito po sa Taiwan League. So kung makuha man ito ng Barangay Hinebra San Miguel, mga kabroads, chak talaga na magiging first 5 ito kapalitan ni na Pringle at ni Scotty Thompson. So malakas na guard ito, mga kabroads. So aabangan lang talaga natin. So kapag ito ay nakatungtong talaga ng PBA, mga kabroads, baka makakita tayo ng panibagong face ng Barangay Hinebra San Miguel. Maganda yung footwork, maganda yung balance, mabilis, mga kabroads, may shooting. So nakay Bearfield na ang lahat. So ikaw, mga broads, Cedric Bearfield to Barangay Hinebra San Miguel, dapat bang i-push ito at tulungan ng Barangay Hinebra? So komentan mo lang ang opinion mo dyan, mga broads. At isa-isa natin yan. So salamat po sa panonood, mga broads. This is Overday the Highlights. Yun lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and